Hi guys, nandito na naman tayo dahil meron tayong topic. Ito guys, about sa mga Tulpo Brothers. Gusto ko lang marinig din nyo yung opinion ko sa kanila. Ito kasi guys, about Ben Tulpo. Idol ko yun si Ben Tulpo guys, sa totoo lang. Pero medyo masakit din sa akin yung mga may salita siyang about ni FLM na huwag kayong magpaloko. Hindi naman tayo perfect. So in-admit naman natin yan lahat na nobody's perfect. Diba? So idol ko pa rin si Ben Tulpo. So kahit na ganun, si Ben Tulpo guys, siya ang the kind of tulpo na matalino din tsaka matapang. Matatalino yan. Matatalino yun si Ben Tulpo. Nako, pinanood ko yung mga show niya, yung mga programa niya na bitag. Bilib na bilib ako. Pati pulis. Inaway niya. Ayun. Hindi nakabigay ng paliwanag. Hindi naka-explain kasi binanatan na niya. So tama siya. So meron lang tayong kamalian, guys. Hindi naman tayo perfect. So nobody's perfect in this world. So, pero idol ko pa rin yan si Ben Tulpo. Ito naman si Rapi Tulpo, yung idol sa lahat. Yun si Rapi Tulpo eh. Parang artist, open-minded yan. Kasi marunong niya magpatawa sa mga tao. Marunong din magpaiyak. Marunong din mag-drama. Ayun. Kasi marami yan, maraming show niya na mga yung mga entertainment na nakapagpasaya ng mga tao. So idol ko yan si Rapi Tulpo. Pero mas idol ko yun si Ben Tulpo kasi seryoso yun saka matalino yun. Although hindi lang tayo perfect na pagkatao, so di naman natin in-admit yung mga tayo perfect na tayo, so ganun. Ito lang yung yung kapatid niya si Erwin. Iwan ko kung to. Hindi ko alam kung anong, basta kahit wala akong nagustuhan sa kanya. At totoo lang. Kahit magsalita siya, parang pinapatay ko yung TV. Parang ayaw kong marinig. So yung Erwin, wala. Kaya kung magsasalita ka, sana huwag ka nang magsalita. Yun. Kasi naiinis lang kami. So huwag mong sabihin na magagalit ka sa amin. Sinabi lang namin yung opinion namin sa'yo kung anong klaseng tao ka. Kung magalit ka, hindi demanda mo kami, yung mga taong nagbibigay ng opinion, hindi, papatulpo din kita. Puntahan ko rin kundin si Idol Rapi na may karapatan tayo. Everyone of us, everyone sa atin may karapatan. So sabi ba ni Kim, so we are living in the democratic country. So we all have the freedom of expression. Ayun. Freedom of speech. Ayun. Meron tayo. So, huwag niyong kunin yung freedom namin. Kasi pag kukunin mo yun, doon. So, doon tayo punta sa kang Rapi Tulpo. Kasi ipapatulpo kita kung magalit ka. Yun.
So, yun ang masasabi ko sa mga Tulpo Brothers. Yun. Ito naman yung mga ano, yung mga bashers ni ano, bashers ni FLM, yung mga bashers niya, yung mga Talino Warriors daw. Talino Warriors, ayun. Talino Warriors na ano, na mukhang bobo, mukhang mongoloid. Natawa ako sa inyo. Naniniwala kayo na ano, yung picture ni Mangusin, ni Norman Mangusin, na yung may ano, na may tinatawa na ninyo yung picture na ano, yung may matanda na at saka yung isang tao at saka yung father at son, father, mother and son, yun i ano eh, tinatawa na ninyo. Tapos ano, nilagay niyo sa mga Facebook page, nilagay niyo sa mga grupo sa social media, tapos pinag-i-edit ninyo, ginawa niyo yung lahat ng mga kababuyan sa isang image ng tao, yung mga imahe ng tao binababoy ninyo. Aba, malaking ano yun, kaso yun. Kaya matatalino kayo, hindi nyo alam yung mga ganong kaso, ano kayo, mga mongoloid kayo. Hindi nyo alam eh. Para kayong mga ano, out of your mind. Para kayong mga paranoid. Hindi nyo alam yung paranoid. Baka hindi nyo rin alam yung mga paranoid. Mongoloid, hindi nyo alam. Manalamin kayo. Para tingnan nyo yung pamumukha mo sa ninyo sa salamin. 'Di ba? Ano eh, makikita na 'yon yung ano, hinahanap niyo na mongoloid. Tsaka yung mga ano, yung mga ano ninyo, mga pagbibintang. Label 'yon. Alam yung label. Baka ano lang yung alam niyo, label. Yung label 'yon sa ano, sa lahat ng mga product, label 'yon. Ang label yung kaso ninyo, yung pinagagawa ninyo na hindi tama, yung pagbibintang, lahat, tsaka yung cyberbullying yung ano, yung ginagawa ninyo na ginawa yung matching yung mga picture ni Francis Leo Marcos, binaboy ninyo, tapos ginawa nyo na ano, tapos ito si ano, si Mihurada, budol-budol daw. Yung sinong mukhang budol-budol? Ikaw yung kaibigan ni Balico. Alam mo ba ang ano nangyari ni Balico ngayon? Pinaghanap na, wanted na, dahil sa daming kaso, human trafficking, mayroon pa lang siyang kasong human trafficking, smuggling, marami pa. Hindi mo alam yun? Napaka-chismosa mo, hindi mo alam? Anong klaseng, ano ka? Tapos yung si, ano, Percy Lapid, tinawag niya na, ano, kabayo. Nako. Ang galing naman manawag ng mga ano, magtawag ng mga anong-anong hayop. Yung mga kahayupan nila, hindi nila alam yung mga pamumukha nila, mukha naman tikbalang. Ako sa inyo, ano na lang, kayong lahat na bubuli ni Francis Leo Marcos, ano lahat, malapit na yung ano, ang kaso na ano, kasi malapit na ano talang, everything will be fine later. O di ba, mga sa susunod na araw o anong mga mangyayari sa susunod pa, so lalabas talaga yung katotohanan at saka walang mananaig na masama. So never yung ano, papayagan na ano, maghari yung masama, kasi ano eh, nandito na tayo sa Duterte administration, so we have fight our own rights and fight, and no one is above the law. So kung wala kang magandang isalita, wala kang magandang mga ano, mga sasabihin mo, mga walang hiya kayo. Bakit hindi na lang kayo tumahimik? Ano eh, sa kadaldal ninyo, eh, ito na naman nang mangyari sa inyo. Ito ang mangyari sa inyo. Pag makalabas si FLM, everything will be okay, tanan.
wala nang kaso, if masitol na lahat, kayong lahat, siguradong kalabuso kayo. Ako. Mahirap yung mga baboy na ano, mga kalabuso. Kasi ano yun, mga mabababaho yung mga ano. So yung mga baboy dyan, ano na kayo? Dahan-dahan na kayo mag ano. Ano na? Dahan-dahan. Oh, tumatahol yung aso. Tumatahol sila dahil ano, pinag ano natin, meron tayong mga topic na mga masasama. Oh, yun. Basta masama yung topic natin, tumatahol sila. Kasi ayaw nilang mga masasama eh. Kayo naman eh. Kayo naman ang nagsimula. Kaya yun. Patayin ko muna. And, ingay-ingay na mga aso eh, katulad ninyo. Ingay ninyo. Mga walang hiya kayo.